3268160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Padayon ka muna ka paminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Oras mga katinig, alas 6:04 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong abuntag ka rin tanan mga katinig. Welcome ng atong programang Tinig ng Bayan na nakita sa Primetime Edition. Ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Makaaba ninyo hangtod alas 7 karong buntaga adlong Biyernes, 23 na kita sa bulan sa Hulyo 2021. Kumusta mga katinig? Ubay-ubay ni atong hisgutan ano sa kinatibukan ng atong programa ato lamang nga tagsa-tagsaon sa dagang kayo nga mga balita nga buta tong ihatod kaninyo. Sa pipila sa mga balita mga katinig, dunay nahitabong pag-ambush no sa duha ka mga sundalo diha sa may parte sa Pikit Cotabato kung diin ang naasoy nga mga sundalo na ilhang sila Corporal Mariano Warren de la Peña no? Og ang iyang kauban nga si Private First Class G-Fort Baraon, mga miyembro kini sa 90th Infantry Battalion Philippine Army no, kining naasoy nga pag-ambush na itabo diha sa may parte sa may barangay. Okay, nahitabo kini nga na asoy ang insidente sa may barangay Manaulanan. Kung nga diin, gitaparan sa riding in tandem assassin ng mga suspect o ganito gipang pabutan o gamit ang 45 caliber pistol. Muna ka itong si Corporal Mariano Warren o si De La Peña, no? Kini siya at least sa likod lang ang iyahang igo pero naka-return fire sila. So nisibatay ng mga suspect o ang biktima gidala sa balay tambalan o ganana sa safe nga kahimtang no? Samtang katong mga suspect sumala pa na ilhan na ang gituho ang miyembro sa Armed Lawless Group di, sa Pikit Cotabato. Kainumduman nga padayon pod no ang kampanya sa local government unit sa pag-encourage sa mga katawhan nga isurrender ang ilang mga loose firearm na itong nilabay nga simana gisurrender sa daghang mga residente ang ilang nga mga loose firearm, tag-as nga mga loose firearms. So sa kasamtangan, padayon pa ang pag-ukod sa mga otoridad batok nga to sa mga suspitsado. Samtang sa pika sa bahayan usab mga katinig, ang usa ka barangay kapitan no nga taga Antipas Cotabato ang naangol human nga na disgrasya ang ihang nga gisakyang multicab no diha sa may parte sa may President Rojas alauna kagahapon sa hapon samtang gibaniho sa kapitan sa barangay Kamutan Antipas sa Cotabato ang multicab no si barangay chairman Romy Amuloy sa dihang kalit kaning ni break samtang naasa steel bridge di adapita sa may barangay Del Carmen nipaak ang break pero pag-abot nito sa may unahan kalit lang nabalintong ang ihang sakyanan o gidala dayon sa New Bohol District Hospital ang biktima o ganana po sa
ligtas nga kahimtang, no? Pero kung itong iyang bana ay iyang asawa nasakitan pod sa naasoy nga insidente. Oo, muna amping-ampingod ka nun eh. Basta still bridge ang imong agian, labi nagbasa na, ayaw yung kumpiyan sa mga katinig, dapat dili ka mag-break niya ng blapita, hinihini lang kagpadagan. Kaya nga, no, danlog mong guna. Pwede na siya mo slide anytime. So, mo nang kinahanglan na amping-amping yod kanunay. Ubay-ubay pa ni atong hiskutanan sa kinatibukan ng atong programa. Doon natin mga schedules karon, no? Ang atuang ginatawagan. Oo, pero unsa ba'y tawag ni ini? Nag-ring lang. But anyway, sige lang. Ato ang padayon silang atong ginahulat karon, no? Nga unta mga kuha na. But anyway, sa pika sa bahin mga katinig, update sa takadali sa kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Cotabato. Nadungagan na po tag 38 kagabi ang mga bagong nga kaso. So, sumala pa mga katinig sa gipagawas nga datos sa Cotabato IATF pa sa 38 ka mga bagong kaso, 35 niini ang mga local cases, but pasabot diri lang, no, mga silingan kauban sa trabaho, nakuha sa trabaho ang katong virus. Ubay-ubay nga mga health worker nato, no, ang daghanang naigo niini nga naasoy nga virus busa amping gyud kita kanunay, no. Samtang sa pika sa bahin ng mga katinig, adunay nigawas karon nga survey, no, nga kung diin sumala pa mas nagadaghan karon ang kining ato ang sitwasyon karon mga katinig, kay labi na ning ato ang panahon nga pabago-bago, kalit nga muulan sa panahon na sa tag-init, no, unya makusog nga ulan ang nagaabot sa kasamtangan, dako pa nga parte sa Pikit Cotabato ang lubog pagyapon sa tubig baha. Sumala sa mga pagtuon mga katinig nga may possibility nga pag-abot sa tuig 2025. Mas mo grabe pa ang ato ang sitwasyon tungod sa nagakahitabong climate change o ang mga pagbaha nga nasinati karon. Diri sa atong nasod, ingon man dito sa China o guban pang mga lugar, usa lamang kini sa epekto, no, sa climate change o ang sumala pa sa mga pagtuon nga posible ang katong mga ubos ng mga lugar sa tibuok kalibutan, malunupan kay tungod na tunaw na ang katong ay sa Antarctica, no? Murag kung imong tanaon, layo na kayo pero ngano makaabot pa sa tua. Tungod kini sa global warming, no, nga nagakahitabo na karon. Unsay mga paglantaw sa itong mga ekonomista ni ini, unsay dakong epekto ni ini, no, sa tuang kahimtang labi na ni ining mga pabago-bagong nga panahon. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University, atong kauban. Prof, good morning. Yes, magdamaga din sa lahat ng mga nakikinig. Oho, may mga pagtaya po ang ating mga environmentalist na sa taong 2025 daw po ay mas matindi pa yung ating daranasin kapag hindi nagtagumpay ang pamahalaan sa kampanya nito laban sa global warming. At itong kampanya dapat ay hindi lang sa ating bansa, bagkus ang number one contributor dito ang siyang tutulong din, ano, lalo na ng China, ng iba pang mga malalaking mga bansa. Yeah, actually ano, no, hindi na to bago eh. Matagal nang nagwa-warning itong ating mga environmentalists with regard to global warming, no. Mm-hmm. But it seems like hindi pinapakinggan, no, ng ating mga policymakers, lalong-lalo na yung ano, no, yung mga bansang mayayaman, no. Mm. Kasi sila naman talaga yung pinakaunang nag-contribute dito sa climate change, no, dahil sila yung naunang nag-industrialize. Sila yung mas malaking contribution, no, yung tinatawag natin na carbon deposits, no. Oh. Dito sa ating atmosphere, no. So ang masama pa, no, kasi tinili natin part na rin to ng curriculum din, no, at tinuturo na natin to sa college, no, doon sa STS na curriculum. Nilagay talaga natin itong climate change na topic. Mm. Kasi nga, darating yung panahon na yung tinatawag nila point of no return. Ibig sabihin, hindi na natin mababalik pa
yung damage na nakukos. Mm. Ang masama dito is that ang pinaka-apektado sa lahat, no, ay yung mga bansa na hindi naman masyado nakakapag-contribute sa climate change. Oh. Dahil hindi naman sila ganun ka-developed or industrialized. So, tapos sila pa yung pinaka ano no, pinaka tinatamaan ng epekto. So very unfortunate na isa doon sa pinaka tinatamaan talaga and almost nasa top list tayo ay itong Pilipinas. Opo. Kasi nga no, nandito tayo sa typhoon dab, at the same time nandito tayo sa Ring of Fire. So tayo talaga yung tatamaan. Taon-taon ilang baha ang ating nararanasan, no? May mga lugar nga na hindi binabaha ngayon pero dahil sa biglang pagbago ng panahon eh binabaha na rin. Nagugulat yung mga residente na ever since the world began eh hindi nakaranas ng pagbaha pero tingnan mo ngayon, ano? Nalulubog sila sa tubig baha. Yeah, and tama ka dun sa ano, no, na kailangan talaga magkapagtulungan itong mayayamang bansa, no, kasi hindi kaya ng Pilipinas mag-isa, no. Kasi ano naman, only part lang tayo ng isang buong mundo. So kailangan magtulungan. Kaya lang dun sa latest natin, no, na monitoring, it seems like Europe pa lang yata yung medyo may ano eh, may malakas na policy. Ang ano kasi ang pinoproblema natin, nagtuturuan yung mga mayayamang bansa kung sinong mauuna na mag-limit ng carbon deposits. Siyempre, no, kung mag-limit ka ng carbon deposits mo, mag-limit ka rin ng iyong production. Pag mag-limit ka ng production mo, mali-limit naman yung iyong economic growth or economic development. Eh, walang gustong ano eh, walang gustong bumigay eh. Totoo. Kasi lahat iniisip, puro income lang, no? mabuti naman yung ano, yung ginagawa ngayon dito sa ating bansa doon sa pag-limit ng anong tawag dito yung hindi na pagpa-renew ng mga rehistro ng mga sasakyan na grabing magbuga ng carbon. Kasi mga motorsiklo yung mga two stroke ano wala na rin ngayon, hindi na nire-renew ng LTO. Yeah, sa Pilipinas naman in fairness medyo ano eh medyo may ginagawa naman talaga. Tama ka, no, nawala na yung mga may mga sasakyan, no, na hindi na nire-resto yung mga Euro 4, ay hindi Euro 4 na mga sasakyan, medyo na phase out na sa Pilipinas. At the same time, parang hindi na tayo ano eh, hindi na tayo na bumubuo na ulit ng mga bagong coal power plant. Tapos at the same time, no, medyo yung ibang lugar, no, of course yung mga hindi pa magaano ka-develop, hindi pa nila ma-implement, pero yung mga ibang syudad sa atin, lungsod, no, na naka-implement na ng proper waste management na bawal na yung pagsusunog, no. The same time, no, alam ano, pati itong mga tubig, no, kasi pati yung sa ulan kaya binabaha kasi hindi naman natin nagagamit yung mga tubig ulan. Meron na mga policies ngayon, no, na before ka makapagtayo ng building dapat meron kang mechanism para ma-harvest mo itong mga tubig ulan para hindi ka agad diretso sa ating mga kanal para hindi naman tayo bahain. May ano prof, may panawagan din ng eco-waste management at babala, no, na after ng mga 3 to 5 years eh magkakaproblema tayo sa tubig inumin dala ng kontaminado na yung ating mga sources. Isa ito, yeah, sa mga delikado. Pagka wala na tayong malinis sa tubig, eh yan ang isang malaking problema. Yun nga, kaya nakikita natin ngayon dumarami yung negosyo sa ano eh water refilling station. Yeah, tama ka, no. Hindi lang ano eh, hindi lang dito sa Pilipinas eh, no. In fact, sa buong mundo 'yan. Kasi nga contaminated yung water. At the same time, dumadami yung mga tao, hindi naman dumadami yung ating water source. Correct. Kaya nga medyo may malaking project dito sa Davao ngayon, no. Kasi nga ang daming ang mga nagtatayuan ng mga subdivisions dito. That it seems like yung water source ng Davao hindi naman dumadami, kaya medyo may malaking project ngayon dito. At the same time, no, yung hindi lang yung ano, no, hindi lang yung supply, pati yung quality ng water, kasi pwede naman na may supply kayo ng water pero yung quality ay hindi na ganoon kaganda. So may mga alam din tayong syudad, no, dito sa Pilipinas na hindi na nila mainom yung nakukuha na sa gripo at medyo may amoy na at may kulay na. Kasi nga, sabi nga natin, nauubusan na talaga tayo ng sources of clean water. Kaya nga, na maganda sana ang tingnan, sobra-sobra yung ating tubig, bumabaha. Pero yung tubig naman na malinis, nahihirapan tayong maghanap. Oo.
Kaya may warning din to eh kasi ngayon nakakaranas tayo ng maraming ulan since extreme weather na nga dahil sa climate change may panahon na wala naman tayong ulan at extreme naman yung init at saka yung tagtuyot. So extreme talaga to kaya sabi nga natin kung merong kung ngayon nagtagulan tayo nirereklamo natin how much more kung hindi na uulan pag nireklamo na naman yung ating mga magsasaka. So anong mga sa mga itinuturo po ninyo sa ating mga estudyante saan tayo nakasentro sa pag-educate sa kanila kasi sabi natin alam na ang ating mga estudyante yung epekto na kasalukuyan nating nararanasan na matagal nang nagbigay ng babala yung iba't ibang mga environmentalist at ngayon inaanin na natin yung resulta no so ano yung ini-inject natin sa kanilang mind para maprotektahan yung ating kalikasan. Yeah, so two things yun. No? Number one is yung micro, yung titingnan natin. Yung micro, ibig sabihin kung within ourselves, ano yung pwede natin gawin. Uh-huh. Like for example, kung malapit lang naman pupuntahan mo, huwag ka nang magkotse, lalakad na lang, or magbisikleta na lang, exercise pa yun. No? Uh-huh. So yung consumption din natin, no? Na yun, huwag na tayong bumili ng mga single-use plastics, pag tayo pupunta ng grocery, dala tayo ng sarili natin mga bag, mga ganun. Yun, mga isa personal yun, huwag magsunog sa bahay. Then, yung macro level naman is on the level ng ating advocacy dito sa policy ng government at the same time, yung policy ng government in relation to the international community. Like for example, na iba na yung single-use plastic sa mga groceries, pwedeng pagandahin na yung ating public transport system para yung mga tao hindi na magkanya-kanya dala ng sasakyan, iwas traffic pa, no? Tapos yung mga renewable energies, no? Mas maganda kung mag-solar na lang, no? Instead of using yung mga gumagamit ng coal. Then yung sa government naman, at least mag-advocacy tayo na to push itong mga ibang bansa, no? Na talagang once and for all mag-usap-usap, no? At mag-agree na to save the environment. Kasi damay-damay, kahit na dito natin gagawin, no, ginagawa natin yung ating responsibilities para sa kalikasan, pero yung ibang bansa naman, patuloy pa rin sa kanilang ginagawa. Yeah. This is all futile. No? So sabayan, no, micro and macro. So hopefully, sana, no, sa ngayon na nararanasan natin, no, naranasan na ng Germany, naranasan nga ng China, ang Pilipinas, medyo nagising tayo nung naranasan natin yung Ondoy. Naalala niyo yung Ondoy na signal number one lang pero talagang nilubog yung Metro Manila. So hopefully, then ang gusto rin sana natin no, na yung gobyerno makapag-create din, no, kahit na government agency, alam ko merong inumpisahan before pero committee lang or task force lang. Ito sana government agency that will actually address this. No, kung hindi man Department of Climate Change, at least yung Department of Disaster. Kasi at para mabantayan natin din, no, kasi tama na may mga syudad, malalaking syudad dito sa Pilipinas, lulubog talaga, no, especially malalapit sa dagat. Opo. Ang Indonesia, nagprepare na sila. Nilipat na nila yung kanilang nung state capital, hindi na Jakarta ang state capital nila, nilipat na nila sa mas mataas na lugar. Opo. Prof, maraming salamat sa panahon ibinigay nyo sa ating programa. Thank you so much po. Ngayon, maraming salamat, more power, God bless, stay safe sa Thailand. Opo, magandang umaga. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Kung imong pagatanawon mga katinig, halos tanan no, sa mga telebisyon, makikita nimo kada adlaw dunay mga lugar nga ginabaha diri sa atong nasod. O diri lang sa tuang probinsya, gipagawas sa MGB sa DNR nga ubay-ubay nga mga barangay o pinakadaghang barangay no 500 plus nga mga barangay diri sa probinsya sa Cotabato ang prone sa tubig baha no gani ang dili maayo ni ana mga katinig kay tungod sa kasamtangan daghan pang mga low-lying areas diri sa probinsya ang underwater pa sa gihapon no. Especially diha sa may Pikit, sa may parte sa Midsayap, labi na ka ng mga dool diha sa Ligwasan Mars. No? Ingon nila, flood resilience na nga ito ang mga residente sa Pikit pero dili pa sa gihapon. No?
lisod pa sa gihapon o bisan pag naanad ang atong mga kaigsunan lisod pa sa gihapon. So siguro na sa datos nga gipagawa sa Mines and Geosciences sa Bureau o MGB Region 12, ang probinsya sa Cotabato ang adunay pinakadaghang mga barangay nga flood prone o landslide prone area, no? 503 asa ka mga katinig nga mga barangay ang flood prone unya ang landslide na apod sa 330, no? Muna, kinahanglan yun sa kanunay nga mga pag-amping ang atong himuon. Pero bisan pag nag-amping ka, kung panahon na yun ang nagadala, no? Ang nature na, muna lisod ka yung likayan. Kaya huwag yun tayo mahimo niya na mga katinig. Alas 6:24 na ang atong oras. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas? Yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papilyari karsinuma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo. Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa iyo. Ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:27 na mga katinig ang atong oras. Kung imong tanaawon ang datos karon sa COVID-19 sa Sokcharjan region, at least medyo na control na no sa kanaog pero dili na inga nakataas. Gani ang pinakahuling datos nga gipagawas sa Department of Health regional COVID-19 na tracker, ang atuang kasamtangang aktibong kaso naara sa 2,760, no? At least nagababa na ta, wala nang nagasaka sa 3,000. Naobserbahan na to karong bulan sa July. May possibility kay hangtod karong katapusan lang man sa Hulyo ang pagpailawom sa general community quarantine sa probinsya sa Cotabato ingon man sa uban pang mga lugar sakop sa Region 12, no, o Sokcharjan Region. May possibility nga ibalik kita dito sa Modified General Community Quarantine. Kana kung dili na mo sipa pa, kay dunay bahad karon sa Delta variant. O ang Delta variant, nagsugod na sa iyahang local transmission. No? So, sa nilabayng adlaw,
aduna ay nahitabong meeting ang atoang mga municipal o provincial tourism officer o gagihisgutan kung paunsa matabangan. Kay grabe karong panahuna ang tinuod mga katinig, sobrang naapektuhan niini sa pandemya. Ang mga hotel, mga inn o mga transient establishment, mga restaurant, ingon man ang atoang mga hot spring, mga waterfalls o guban pang mga tourist destination diri sa probinsya sa Cotabato, gani adunay mga bisang paggagmay nga mga tourist spots sarado, no? Way income ang mga tawo. So ang gihimo sa uban dito sa mga nakaluag-luag, ilahang gi-develop, no? Niyantong nila ba yung adlaw Sabado? Oo, nakasaka ko diya sa may parte sa may Pigkawayan. Itong ilahang mga tourist spots dito sa may isang barangay gani? Sa may panang pasaka sa Bager o ibabaw pa. Nakalimut ko barangay da. Katong na mga tourist destination dito sarado, no? Anindot kayo katong Evergreen Hills View ba to? Susama ang iyahang hitsura diri sa may Colombia katong La Palmera, itong ginaadtuan sa mga tao, no? So, mao na sa mga katinig, unsay lakang ginahimo karon para mabalanse ang ekonomiya o ang atuang health diri sa probinsya. Atong kauban karong buntaga, makahinabi nato ang atuang provincial tourism officer si Ma'am Josephine Abiliana. Good morning, Ma'am. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, at my kining nahimong meeting ninyo, ma'am, unsay pwedeng mahimo nato para mabalanse ang ato ang ekonomiya, especially sa mga naapektuhan, no, nga mga nanag-iya sa mga tourist sa destination diri sa probinsya. Ma'am Jo, pwede mag-redial ko, medyo pangit kami itong signal. Alright. Sige po, salamat kayo ha. Oo, itong i-redial. Kaya medyo layo ni sa cell site ang gingharian ni Ma'am Jo. Hello? Yeah. Kanay ma'am, try na ito ulit. Sige. Kana. Arang-arang na. Medyo masabta ng gamay. So, yes, okay, ma'am. Sige, Sir Loy. Nagpatawag kita og meeting. Tungod kay ang clamor karon sa tuang tourism industry, ang dako na gyud kaayo nilang pagkalugi, no? So, ang amo ang industry gayud ang isa sa mga nabugatan. Sama sa tuang naagi na nga interview, nagka-comply gyud kami. Wala gyud kami nagapabadlong kung unsa ang mga rules, no, and policies amo gingin nasunod. Pero nangayo og considerations, no, kay tungod ang mga palisiya, ang mga accommodation facilities can only operate. So nakasulod ni sa tuang NIATF omnibus rules, pati sa tuang executive order, na only accommodations with DOT accreditation can operate. No, so ang katong ancillary services niya sama sa mga venues niya could also operate, no, mga spas and gyms. Excuse me. So mag-operate siya kung essential meetings, that is 30% and then 50% for social gatherings. Naay mga clamor magud sa ground tungod kay dili man maka-operate ang mga non-accredited, no, sa DOT. Unya ang for accreditation lang pud sa DOT are only accommodations with at least 5 bedrooms up, no. So sa may tabo karon sa 4 bedrooms down. So ang hangyo sa mga tourism officers, dili ba pwede nga natay special considerations nga i-lower ang standards. So ana mi, dili man pwede na ma-lower ang standards kay standards gani, no, nga kinahanglan gyud natong i-comply. But there is a special arrangement for those types of establishments or tourism establishments. Kani gitawag nila og mabuhay accommodation accreditation sa DOT. So we will work on that.
So during our meeting, also naaman si board member Philbert Malaluan as the PIATF, o doon na po si board member Ivy Balitok no, as our committee chair on tourism. So nangahisgutan kini o ang na istorya sa mua is dili na to pwedeng i-supersede kung unsa ang palisiya nga naa sa NIATF o sa atong copied in the executive order. Pero ang ilahang ingon na ang advice is pwede nga maghimo kita og IRR specifically for tourism. No? Maghimo kita og specialized policy for tourism subject to the approval of the regional IATF kay under man kita og mahisgutan ni naot pa sa national level. Kasi bleeding na gyud ang ato ang industry, no? Pero lately lang after the meeting nakita'y updated na kining administrative order from the Department of Tourism. Nag-i-update niya ang guidelines sa operation of hotels and other accommodations under GCQ. So under ni kaninga AO, aduna na luag-luag na pagtugot sa operation, no? Pwede na ang mga facilities na mahimo siyang isolation facilities, pwede siyang quarantine hotels, pwede na sa day siya nga multiple use hotels o regular hotels siya. So kung multiple use hotels siya, pwede na siyang gamiton, dili lang siya for quarantine purpose, but also para sa kanang mga gitawag na tuog business guests. Kanang mga guests nga naga-travel solely for the purpose of work or kanang businesses in the interest of their organizations, company or employer. So not necessarily for recreational or leisure purpose. Although sa among panag-istoryahay gyud Sir Loy sa meeting, ang mga swimming pools no as an ancillary services ora lisod-lisod pagyod na ato ang ablihan karon nga panahon kay sa gikaingon ni BM Philbert no, it only takes 3 hours na matakdan gyud ka sa swimming pool. Oo, kay tubig sa eh. COVID. Oo, okay lang kung dagat siguro, mamatay itong virus sa dagat, pero sa tubig tabang bisan pag kanunay nimo bubuan nag chlorine dia, pwede pagyapon mabuhi ang virus. Opo, and dili sad nato pwedeng ma-supersede no ang policy nga ecotourism destinations are not yet allowed to operate. Oo. Kay halimbawa ma'am, dito nakasaka ko itong nalabay ang adlong Sabado sa may Kimarayag, no? Daghamang kayong mga ecotourism sites dira. Kunya, sarado pa yun sila, pero nagatuo sila nga karong August 1, muabli na, no? Kay tungod mahuman naman ang pagpatuman sa ito ang GCQ. Ba ni ang nakaabot sa inyo ang information? Kay ang nakapaskil sa ilahang mga ilahang pwesto ang uban nagbutang og mubalik sila og operate on August 1. Kanang August 1 possible change sa ato ang quarantine status Sir Loy. Ato pa nang hulaton kay dili man ta pwedeng mag-una-una no sa ato ang PIATF. Kinahulat nato pero nagahope kami nga mahuman lagi ang GCQ and it will be an MGCQ. Kay kung sa MGCQ makaluag-luag na gid kita sama sa mga early quarter of this year, mahinumduman nato nga kanang last March no. Nag-open na gid for non-contact use. Actually Sir Loy, nag-compare gid ko gabi kay mutawag ka nako. So gi-compare nako ang mga tourist arrivals ba. So for the first quarter we had around 159,144 tourists. Ngano kining taas-taas kay tungod may numduman nimo nga sa last quarter of the year last year. Actually for 2020 di ba nagkuan kita nag lockdown kita in March. March na. Unya pagka October nag-open na kita no. Pero ang ato ang provision ato sa tourism is only for North Cotabatenos makinumdang tana no. Pagka March karon nga tuig gilift na tong for non North Cotabatenos, so instead gi-open na kita for non
north ko Tabatenyos. So mo to nga nagdagsa no ang ato ang mga nanuroy. So we were able to have around 144 tourist arrivals report for the first quarter of this year. 144,000 siya, no? 144,000. Okay. So dako po no nakaginhawa po tagamay pero mo tong kinahanglan gyud ang close monitoring kung naaman kitay mga pag-abri kinahanglan gyud nga mo follow gyud ta og kanang protocols. So bisan pa dunay bahad sa Delta variant sa COVID-19 nag-expect bagapon kita nga maka-recover kita sa second quarter, third quarter to fourth quarter? Actually, Sir Loy, no, dependent kid ka ayaw may sa palisiya nga ipagawas. No? Dili magud kita pwede magpabadlong, labi na kung maingon na gud nga dili pwede, kay tungod ang Delta variant is lisod ka ayaw nga tagbuon. Dili pud ni gusto sa tourism industry nga kami ang mahimong hinungdan sa pag-proliferate nining klaseng virus, no, kay tungod sa mga activities. We were so careful for the past months, bisan lugi na, bisan nag-bleed na ang atong industry, wala gud mi nagapabadlong. Kung makaya, kutob sa mong makaya. Ma'am, naghulat og financial assistance ang atuang mga sa industriya sa turismo. So far, kay nabalita ko ni Adto nga maghatag og financial assistance ang DOT National, no? So far, dali sa to sa province, ano na ba yung mga hinabang pod para sa ilaha? Ang ato ang hinabang, no, na kahatag kita from the DOLE unya sa DOT, wala pa kaya na ko siya na finalize. No? Sa provincial level, wala pa na ito na istoryahan kasi ang kanimanggong tourism nga sector, makasulod manggod siya sa lain nga other sectors in the community nga diin nakalawat po sila o hinabang. Ang ilang mga empleyado ra, pero ang management, kato may problema. Maosad yun na Sir Loy, no, nga giingon ako nga grabe. Actually, dili lang sa to, ano, all over the country, even worldwide, no, ang tourism industry yun ang nag-absorb sa losses. Pero last week, adunay letter si Secretary Bernadette Puyat. Gidiretsyon nila kininga mga letters sa mga dagko nga mga tourism establishments or mga accredited tourism establishments na ngayon na sila og listahan sa mga empleyado, no, nga kinahanglan na injeksyonan na sa kuan sa maong bakunahan na vaccine. Oo. Ma'am, ang usa sa mga ginapangandaman karon, ang ato ang kalibungan na festival 2021. Sa among nasayran, sa inyo ang aside kamo nag-andam na pod niini kay ginapromote man ato ang ato ang mga local sites. Pero unsa mahimong sistema niini? Pareha gyapon last year, online lang gyapon, wala face to face mga activity. Sir Loy, no, nagdugay-dugay gid ni kay ginamonitor sa gid namo ang amuang ato ang quarantine status unya ang ato ang sitwasyon, no, kay listod ang preparations, no, kung gamito na to ang mga naanda na to nga pagpangandam. So naghulat sa gyud ni by July siguro makita na nato ang dagan by August. So initially ang nami mga proposal pero subject pa for approval and final consultation naatay mga activities na dili gid mga crowd drawer. Unya na ay mga virtual. Virtual ang ato ang mga pagpahigayon sa mga events. Nasiguro yung mga search, pero dili siya crowd drawer gid, sir. Online na lang. We would just like to make the event or the festival be a tool, no, para maka-inspire sa ato ang pagpaningkamot o pamalimbasog or ma-determine unsa ang resilience, no, sa North Cotabatenos in facing this pandemic. Pwede po nato sunod, ma'am, katong ginahimo karon sa Miss Earth ba nga kung diin virtual ang kadaghanan? Doon na kita yung mga pagpaningkamot niya na, sir, no, subject pa din sa approval of our governor and of course ang ato ang team, no, nga nagatanaw sa matag events nga atong i-propose. We will be having series of meetings next week po para ma-package na to, sir. Sabagay, pati ang kuan gani next month August kadayawan, eh, isa sa mga dako nga festivity diri sa Mindanao. Ang timpo po pud na to, sir, na sa to. Kinapawan City. Oo, Kinapawan timpo po, wala gyapon, no. Wa mo tinga po siguro karon kay murag wa man kay prutas.
mausad ang isa sa hagit no sa Timpupo Festival. Mm-hmm. Tungod kay ang ato ang prutas murag mingit pa no for the month of August. Oh. Siguro magpikang ato ang prutas mga around last week of August to September siguro Sir Loy tungod ani ato apong dagan sa panahon no na oh. Nag erratic ato ang klima. Oh, okay, tanaw na ganito karon sa una mga 2 years ago, 3 years ago ingani nga panahon daghan na kayo ang prutas this time. Murag nihit gud kayo no. Murag nibalik ta, nibalik ta sa atong experience natong nilabayng tuig, mga tuig nga na wala ta nagpahigayon og tipo. Opo. Opo sir, nag-istorya gid ni sa ato ang city tourism officer no si Ms. Jillian Lonsaga. Grabe pud ang iyahang pagmonitor kung unsaan pud niya pagplastar sa iyang events nga adunay mga circumstances beyond our control. Sama ni aning giingon nimo, ang prutas nato nihit pa ani nga mga season no padulong sa Timpupo. Opo. Anyway, ma'am, salamat gyud kayo sa higayon nga gihatag nimo ni atong programa. Basin do na pa kay dugang mensahe sa tumang katawhan. Kanunay ko nga nag-remind sa tanan, indeed no, survival gyud ang ato ang gina-fight for. Unya ang survival nato kinahanglan tag-balance perspective kay tungod we need to survive economically. Pero we also need to self-preserve, no? Natay mga pagpaningkamot for self-preservation. So, ang atong survival, maupirmi na atong giya sa atong pag-atbang niining COVID. Be careful na yung mga palisiya nga giplastar para nato, dili na para sa nagplastar, kundi para sa matag-usa nato. Let us follow the protocols. This is not only for our own good, for the good and benefit of the many. Og labaw sa tanan, mag-ampo kita kanunay. So, maulang ka na, Sir Loy. Dagang salamat sa higayon o maayong buntag sa tanan. Dagang salamat, ma'am, og maayong buntag. Mga katinig, inyong nabati ang ato ang Provincial Tourism Officer, si Josephine Abiliana, kalabot niining grabing epekto good no sa ato ang tourism industry niining COVID-19. Unya ang dili pa maayo niini mga katinig kay gikumpirma karon no sa Department of Health kun DOH nga aduna nay local transmission sa mas grabing makatakod nga Delta variant sa COVID-19 og sumala pa sa DOH nga posible ipatuman ang hugot nga border control sa gobyerno. So asa ba dapitan ng border control? Dito ba sa mga lugar nga nakita nga doon na local transmission? Ang usa sa mga lugar sa Mindanao nga doon ay strain sa COVID-19 Delta variant mga katinig ang Cagayan de Oro. Yeah, doon rin na sa tuwan ang Cagayan de Oro. No? Doon na po'y report, magay na ang PNP nato sa probinsya, nagpagawas nagkamanduan. Especially sa mga na-assign sa mga border control o border area nato diya sa may Carmen, diya dapita sa may Banisilan, no? Diya sa may Arakan nga hugtanon ang pagpatuman sa mga health protocols, no? Mo na yung problema nato kay di magud nato makita ang kalaban. So ang pinaka-importante gyapon ang pagtuman sa mga minimum health standard. Alas 6:47 na mga katinig ang atong oras. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga New Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months ako na siya gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud ana niya Yaki pud niya oil na karon niya basta nang taon busbos na taon. Yan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium muabag sa pag-asenso. Ang inyong mga baboy manuog bibig baka o kapayo kanunay pakana o MM Face Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta MM Fitz Premium maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo?
Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:49 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan. Doon ay mga pauntana diri sa tuang sibyahanan sa itong mga ginikanan ng mga estudyante. Kanos aba daw magsugod ang pag-ablis klase kay sigon sa gipagawas nga kamanduan sa Department of Education September 23, no? Magasugod ang klase pero ang ubang mga eskwelahan sa Soccsaron region magasugod karong September 13 sa probinsya sa Cotabato unsay plano. Na sa linya sa tong komunikasyon atong makahinabi karong buntaga si DepEd Cotabato spokesperson Charlie Antipolo. Sir, good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, sir. Good morning. Good morning po sa tanan na nagapaminaw sa Tinig ng Bayan sa Tanjoy FM. Unsay plano karon sa tuwang DepEd Cotabato? Kano sa magid kita magsugod sa pag-ablis klase alang sa school year 2021-2022? Yes, sir. So, base sa pronouncement sa tuwang DepEd Secretary si Secretary Leonard Biramez, upon the approval po sa ato ang presidente, si President Duterte, September 13 ang sugod sa klase sa tibuok Pilipinas para sa tanan nga public schools. Okay. So ang atong School Division Office of Cotabato mag-start po sa klase sa September 13. Okay, so September 13 sa kasamtangan. Unsa mga preparasyon ang inyong ginahimo og unsang sistema sa pagtudlo ang atong himuon simba gyapon sa nilabing tuig? Base sa to ang early registration, Sir Loy, kaya na human naman kita og early registration. Mm-hmm. So nagawas ito sa atong survey na majority sa to ang mga estudyante mo pili gyapon og modular distance learning. Mm-hmm. I-blended kini siya sa to ang RBI, CDBI o very few ang nagpili og online distance learning. Kaya kabalo naman ta sa rason nga ang atong internet connection diri sa Cotabato province dili ingon ana ka kusog. Mm-hmm. Ang katugyapon ni maximize gyapon nato itong mga radio stations ug television. Yes, sir. Mm-hmm. O doon na nakita yung mga school-based nga radio stations yung ipangtukod. Mm-hmm. Sa mga schools. Mga pila ka radio station ni sir ang gitukod, sir? Mukhabat at kini o about 10 no? Mm-hmm. All throughout the province. No? Tapan ka niya ng local school radio stations lang. Within the community lang ang iyahang takop o ang mga ipang pagawas, puro lang gid siya radio-based lessons. Mga unsa asa nga kuan ni sir? Kining asa dapitan nga mga lugar ni? Kining napulo. Dunay kitay radio station sa Midsayap, Ilunan, and other places like Banisilan. Oo. Og I don't know, naputek plan sa Matanam and Mlang pero nasa process pa siya sa pag to coordinate. Mm-hmm. Sa atong local government unit. So unsang sistema sa operation ini? Magsugod siya regular gyapon sa oras sa pagklase nga na? Yes, sir Loy. Murag siya regular nga klase. Mag on air sila by 7 hangtod 12. Uh-huh. Onya 1 o'clock hangtod 4. Na sila schedules mga subject and mga lessons sa ilang ipang air. Mm-hmm. Ang usa sa mga ginalanto nato susama halimbawa kami sa radio station kay ang number one dira ang signal, no, ang frequency nga posible magbinangga anay
Kaya halimbawa, kaya ang amuwa, kining amuwa ang signal 105.7, doon namin kapareha nga 105.7 po sa Siligang Dapit, nagabangga mi, diya sa may parte sa Midsayap. May na lang, kay kusog-kusog nga ito ang signal nga ginalabay, nakakita sa 5,000, maunang malabuan na ito sila, pero muhugaw yun ang signal, dili kayo masabdan sa mga estudyante. Yes, so mauna ang ginatanaw sa lino nga makikoordinate ang instruction sa ito ang RBI coordinator, nga si Sir Julie Lumudang, nga tanaw din makikoordinate ang ato ang mga schools aron makit-an gyud nga walay overlapping og signal. So murag mao nay adjustment nga tong himuon for now kay sama sa imong giingon sa Lord nga dunay interference sa pareho og frequency no, para maiwasan na siya maghimot ang adjustment na to. Oh, kining kwan po sir kay numduman nag-inspection ang National Telecommunication Commission. Gani katong mga dunay mga P2P point to point nga mga gadget diri sa kidapawan ilang gipang sita no nga bawal ni. Gihimo sa mga ginikan na nagbutang silag P2P kay problema lagi ta sa tuang cell site o signal sa mga telcos especially sa mga bukid-bukid nga bahin. O kini gipunta na po namo po unsa nang sistema sa mga plano sa DepEd nga magtukod og mga eskwelahan. Muana sila nga kini muagi pud ni sa NTC. Kay tanang mga signal nagalabay og signal kay magresulta man og interference, dapat daw nag-aagi sa ilaha. Kini ba nga tong gihimo nga pagtukod nag-aagi pud sa NTC o ang DepEd lang o sa LGU lang? Kani sa no, naghimo ta og coordination with tanan nga mga radio stations within the community halimbawa. Kamisayap na nagpatawag kita og meeting para sa tanan nga mga nag-operate o radio stations na nagtayap. And then, nagkuha kita og ilahang thoughts kung sa ilahang ma-advise o kung sa ilang maingon para sa pagpatukod sa school, local radio station. So, yun ana ang ato ang proseso. Wala pa ta nakaabot sa proseso nga maabot kita sa NTC. Naman, this is still a dry run. Ginatanaw pa natin sa epekto. After ani, himuan natin ng research no, kung pwede ba siya ipadayon or dili. And then, magkuha na sa legal nga proseso ano, pagtukod sa mga school radio base. Sabagay, kasi agency to agency na lang ang himuon o nindot man po ng purpose. Pero kana lang kung adunin mo reklamo nga radio station nga naigo ang ilang signal, mag-resultag splatter mo nang isa po sa problema po nato nga posibleng atubangon. Yes, sir. Mo na itong ginatanaw nga we will expand with our partnership para makabalo gitanan nga radio stations being run by private individuals or entities dito sa ato ang probinsya para wala tay overlapping of signals or wala tay interference mahitabo para padayon sa pag broadcast ang ating mga private institutions, ang radio stations na ito, o matabangan po na ito ang ating mga eskwelahan. Now, for now, doon na kita on hold para sa pagpadayon pa sa pagtukod og mga radio stations actually sa ito ang mga schools. Kay part na siya sa ating ginatanaw nga kung mahimo mang broad ang coverage ani, sigurado gyud nga doon na gyud maagian or ma-overlap ng mga existing radio stations. Diri sa tibuok probinsya. So mauna nga naka-on hold kita aron i-improve nato ang atong system, tan-aw nato ang closer coordination with the existing radio stations nato para dili nato ni ma experience usab niya mga problema sa interference og splatters ato ang mga okay, kung hugaw ang atong signal may isa ka possibility nga dili na maminaw ang atong mga estudyante tungod kay dili man nila masabtan masing kami gani ang signal namo kanang dool dito sa halos ka kaparehagid mi og frequency nagaaway ang mga ang signal no so dili niyo masabtan unsa ang ginaistoryahan kay hangin sa ang hangin man nagaagi depende kung usahay bunalan pa og kusog nga hangin mawala gid ang signal so unya kay community raman ta siguro ang pinakakusog siguro ana naro na sa 100 watts no. Wala ganit kaabot, Sir Loy. 50. Ako na ganit 50, Sir Loy. Ang ato ang mga elementary schools, yun sila 25. Yeah, maurag yun na siya. Within the community lang yun. Na usahay gani, bili man makover tanan ang community kay tungod kung
mas dako ang iyahang labay, mas dako pud ang requirement, no? Monetary requirement. So murag limited lang ka sa 25. Dili mga schools na kusog-kusog ang labay apan dili gyud sa imong anak ka kusog kumpara sa ato ang mga privately run or mga commercial radio stations. So sir, sa karon na kumusta, humana ba ang mga graduation na ceremony sa mga eskwelahan nato? Yes, sir. Doon ang pag-iapoy hangtod today. Lang, mag-broadcast sa ilahang virtual graduation. But majority sa ato ang mga schools na humanagid sila og virtual graduation og nanipay kita. No? And we congratulate all the students og mga ginikanan o pati mga teachers og school leaders na naning kamot para mahumanagid na ito ng school year 2020-2021 na magmanapuson. Og nalipay kita nga nakakita sa ato ang mga estudyante nga nakahuman gyud karong tuiga. Daghang salamat pod sa mga partner radio stations nato nga sadiin kanunay gyud ang suporta sa ato ang DepEd sa Cotabato Division. Doon na ba tayo sa tawag ni Ana special class para karong sem break? Yes sir, no. Na-identify na nato summer break. Summer break na to. Summer break. Oh, wala naman summer good. Ating ulan na. Nag-tawag niya po natin ni summer break. Although, dili na siya summer season. Doon na natin na-identify yung mga schools with students who have failures, one or two subjects na failures. Kung kanin sila ang ato ang mga i-treat para sa remediation classes na to karong bakasyon. Magsugod kita, nagsugod na sa atong July 19, tung Lunes, ang pagpalista o ang pag-orient sa ato ang mga learners nga kinahanglan o remediation classes para ma-cope nila ang mga basic requirements na wala ginila na pasaran. And then, mo-end kita sa katapusan sa August and hopefully, mabalampuso ng ato ang mga estudyante na dunay, mga na-failed na subjects no? Sa uban ng mga competences. So, ang atong ginatanaw, Sir Loy, dito lang sa maghatag o remediation sa mga competences nga kung asa nagmubo ang score or ang performance sa ato ang mga learners. So hopefully, napagkahuman sa ato ang remediation classes this summer, mamahimo na silang ma-promote to the next grade level. Aha. Sir, salamat kayo sa higayon. Nagihatag nimo na itong programa. Maing buntag po. Maing buntag sa inyo o maing buntag po sa tanan. Salamat. Thank you so much po. Mga katinig, inyong nabati si DepEd Cotabato spokesperson Charlie Antipolo. So, September 13, no, ang pagsugod sa klase para sa school year 2021-2022. So, busa mga ginikanan ato nang ianda mga ito ang mga kabataan kalabot nini. Pahabol kita og report no, sa itong mga kaubanan. Gikan kang tinig Trece Lisil Banga, investor sa Amara Investment Scheme, nanawagan nga ibalik ang ilahang gibutang o gi-invest nga kwarta. Atong sayron ang dugang detalye ni ini. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Nanawagan og nangayo na og tabang ang mga investors sa controversial nga Amara Investment Scheme nga ibalik sa naghupot niini ang ilang gipang butang nga kwarta. Saysay sa usa ka investor, gibana-bana nga minilyon ang kantidad nga pondo ang natangag sa maong scheme sa North Cotabato. Sa pakighinabi, gibutsyag sa usa ka investor nga nainganyo siya sa pag-invest og 250,000 pesos tungod sa promisang ibalik kini nga doble sulod sa upat ka adlaw. Apan, nahuman na lamang kuno ang petsa nga gisaad aron ibalik og hatag ang ilang pondong gibutang, wala gyud sila'y nadawat. Matod pa sa investor nga naa siya'y mga kaila nga minilyon ang kwarta nga gibutang sa maong investment scheme. Sa gihimong pagpanubay, nasuta nga rehistrado sa DTI ang Amara Beauty Products and Wellness Store, ilawom sa pangalang Hanelyn G. Sarte nga Tagalus Village Mlang. Si Hanelyn Sarte ang gitudlo sa mga investors nga nagdumala sa Amara Investment Scheme nga kanhi nagtrabaho isip DJ sa mga local radio station sa Kidapawan City. Mahinumduman nga halos kada adlaw na ay mga nagaadto nga investors sa Amara sa ilang opisina sa nursery site Kidapawan apan wala na si Hanelyn o mas ilado nga tawag nga Amara. Daghan sa mga miyembro ang nagapangita ni Amara aron mabawi ang ilang kwarta apan dili na nila kini makita o makontak.
Samtang giklaro sab ni PNP Deputy North Cotabato Provincial Director Bernard Tayong nga walay bisan o sanga reklamo ang midangat sa ilang opisina. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, musunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa kanunay ng pagpaminaw ng programang Tinig ng Bayan. May buntag ka ninyong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!